Parang gusto ko dito eh. Tatanim yan. Tatanim ko na lang yung ano. Oy, tanim na lang. Tanim mo lang to. Kasi para akong naghihinayang na magdungtong tayo dyan dahil ang pinapropagate natin itong bagong variety. Eh, paano yan yung dito may ano dito? So puputulin na natin doon. Hindi, hindi, hindi. Ah. Kasi hindi. Malaki siya eh. Ah, malaki? Oo. Magbabawas ka lang doon pag ano. So dito kami ngayon sa rooftop garden po. So hydroponics, then ubas po. So kasalukuyan po na ginagrafting ng panibagong variety ni courtesy of Amonchi. Ang variety ko doon pare 4-in-1, isang puno, apat na variety. Isang puno, apat na variety. Pwedeng dalawang po. So, yung kaibigan ko sa San Juan, dalawang po, isang puno. Dalawang po, isang puno. O, variety. Kasi wala siyang space eh. Wala siya. Kapag tataniman. Kaya pag napumibili ng ibang variety, dudugtong na lang sa iba. Brad, ano yung, ano sa atin, Baikonur? Baikonur. Tapos yung nandun sa taga Sampaloc ba yun? O, marami. Sa rooftop. Shine Muscat, lahat Shine na. Muscat. Kasi 1,000 mahigit variety yan eh. 1,000. Transfiguration. Transfiguration. Julian, Leech Finger, mahahaba ang bunga niyan. Moondrops. Moondrops. Ang mamahal niyan, 2,000 yung cutting, yung moondrops. Yung para mahahaba na ng ano, nawawala na yung drapes na bilog. Oo. Para ipahaba na. Bakit? Eh alam mo, bagong technology eh. Bagong kaya technology. Ang mahal-mahal nga eh. Hindi mo nakita yung mga ano ko, bunga ng drapes ko pa. Ayun nga eh, nagtataano nga ako, sabi ko, ba't ganito to? Akala ko seedless na nga yun. Hindi ko ba, hindi, na-seedless ko yung iba, pero hindi ako masyadong nag-ano sa seedless. Hindi ka nag-ano sa masyadong seedless. Bakit, Brad? Yun, yung nakakasira ng ano, cell tissue. Kung cell tissues. O yung parang nalalanghap mo. Nalalanghap. Nakalagay itong expose. Expose. Pero kung kakain ka na paminsan-minsan, okay lang. Okay lang. Eh, pero yung diet mo daw, hindi maganda. Hindi maganda. So, karamihan ng mga kumakain, puro seedless. Oh, so, simple, masarap eh. Masarap. Pero hindi nila alam na ginamitan ng GA3 synthetic hormones na pumipigil sa buto. Oh, okay. Kung ang buto na may, ang halaman may cell tissue rin, ang tao may cell tissue rin, kaya niyang pigilan yung mga cellula natin na mag-repair o mag-product, maging yung production. Yung mo buto, tatanggalin niya. Kaya pag binayak mo, mayroon yun, hindi tumuloy yun. Spray mo lang. Yung mga iba'y sinasaw-saw. Yung pati yung mga seedless papaya. Ganun, di ba? Kasi hindi magiging seedless yun kung walang gagawin. Kaya nga eh, sabi ko nga eh, paano na ipatubo to? Kung ano, yung pala ginamita ng GA38, synthetic ano, hormones. Hormones na pinipigilan niya na ano. Oh, para hindi niya patuloy yung buto. Kaya parang nakakasiguro, nakakabaog din yun ano. Kasi pinagtatalunan lang ano. Pinagtatalunan din nila, pero sabi naman yun, pag hindi ka-expose. Kaya mapapansin mo, ang daming may sakit na nagdadiet ng frutas, patuloy pa rin ang kanilang maintenance. Pero ako, yung tinito ko sa'yo, low carbs na. Low carbs. Binabawasan ko yung pagkain ng mga carbohydrates. Carbohydrates. So okay lang kumain ng karne, baboy? Araw-araw. Araw-araw, kahapon, panay-karne kinain ko. Huwag mo lang sasamahan siya ng ano. Pero pag di ka kumain ng kanin, carbohydrate, natural, bawasan mo rin yung pag-inom ng soft drinks. Okay. Mga pasta. Kakain ka naman siguro. Kasi ang sabi, low na naman, hindi naman low. Pero mas maganda kung ano. Oh. Hindi mo mamiminti niya. Kasi ako pag nakaamoy ko ng masarap na ulam, ano eh. Nagugutom ako. Pero disiplina. Kasi nagkakaedad na ako eh. Ang mga sakit-sakit sa likod ko, maniwala ka, dalawang araw lang, dalawang linggo lang, wala na, hanggang ganda ng likod ko. Ah, yun yung sinasabi natin na, kasi may mga lamig-lamig ka. Oo, kaya lamig-lamig yun, dahil yung cellula natin, microscopic, namamaga sila kasi pag nalalagyan, pag nasusubukan sila ng sugar, ayaw nila yon, inflammatory. Ah, okay. Tapos magiging abnormal na sila kung hindi ka tumitigil. Parang nalilito na sila, din nalalaman gagawin na sila. Patong ng patong yung mga selyo, kasi bumubukol tayo, magkakaroon ng bukol. Ayun. Ang nga lang explain ni ano eh, yung doktor ng vlog niya, na dating doktora na walang pakialam sa mga may sakit, basta importante makapag-resita. Pero nung nag-aaral ng tungkol sa nutrition, walang problema kahit araw-araw kang kumain ng mga karne, mga ganyan.
May pinus nga ako, senior ko yun, na takot ka bang kumain ng taba ng baboy. Baka mamaya pare kasi ano, panggalatok eh. Di matitin. hindi panggalatok kasi vlog ng ano ng doktor. Ah, okay. Pero wala nga ano. Hindi ko na ano. Kasi ano, doktor ako. Doon. Lahat na ng gusto mong ano, lagyan mo. Pag sakaling ano, bigyan kita bro ng ano, ilalagay mo sa ano, kung ano. Magpropagate tayo dahil ang daming oh, ano, ang daming ano, ang kumikita Mindanao kasi sila yung may mga ano. Ngayon sa Bataan mayroon na rin. Oo. Mabilis kasi magpadami, tingnan mo yung bubong ko, di ba? Kaya nga eh. Pero frustrated ako talaga, hindi ako makabuhay ng bike ko. Hayo, oh. Dito na lang sa Katawban. Wala. Tapos mamaya uli, sabi sa akin, idugtong mo dyan, sabi niya, ano, yung si, yung may-ari ng farm, si Bayang Farm. Sabi niya, idugtong mo dyan, dinugtong ko. Pero, sa 10 dinugtong ko, pre, iisa ang nabuhay. Kasi siyempre, hindi pa ako marunong, ano eh. Parang. Ang ginamit ko, Swiss knife, ang kapal-kapal nung, di ba? Nasisira yung ano niya pala. Ah, kailangan manipis. Manipis na matalas. Pero na matalas. Ingatan mo na ang daliri mo. Kasi oras na umislide. Mga magkano yung Swiss knife na yon? Hindi, yung, bigay lang sa akin. Ay, yung mga nabibili na pang grafting. Hindi mo na ano sa ano kasi. Wow. Sa Lazada, mga ganyan. Hindi, mayroong nagbibinta. Yung parang papel lang ginaganyan niya. Oh. Taga Mindanao, si ano. Mga ano sila, grape growers sila. Oh. Eh, 1,007. Sabi ko, ito na lang. Ano na lang. Ano na lang yung ginagamit mo. Ito na lang, ano. Actually yes. Nga, ito. Napapalitan ng ano ito. Napapalitan pa, no? Oh. Ganyan na lang. Eh, bakit nabuhay ko sila? Bakit nabuhay ko sila? Eh, ano sila kasi, siyempre, may farm sila eh. Kaya oh, sa bagay. Nila, sikat. Sikat. Kwanda talaga, oh. Muntik pa rin akong matukso eh. Matukso. Ay, kuwansibin ka. Kung parang, kamantalang, so, hindi naman. Kasi sila talaga, business nila. Nag-prep sila. Eh, tayo lang naman, hindi. Yan. So, pwede yan, brad, ano? Pag ginrap natin, nagpatubo tayong kataw ba? Pwede yan, doon na natin ano, isa yun, ano? Ang balis mong mapapadami kasi tuwing may kataw ba ka, kumuha ka ng sanga mo ng ganito, pasok na mataas pasok. Ang percentage kasi press ayun, na press. Ayun, press na press. Kaya hindi press na ano, kasi kung isang 5 days, dumarating yung cutting eh. Ah, okay. So at least yung nandun na sa'yo yung hard part. Uy, eh, alam mo lang siya, yung, parang yung, kidney, na nitranspong ka niya. Yung hard part, Brad, ikaw na yung nagpa-shipping. Oh, so, saka hindi ka kinakabahan, dahil hindi mo na binili. Noon, bibili ako ng 1,500. Talagang ninenervous nga ako kung bubuhay o hindi. 1,500 to. Sa totoo lang, nagsisinungaling ako kay Mrs. Oh. Kasi yung mga price na bibiliin ko, cutting, 500, bibili ako ng 4. Oh. 2,000 yun. Plus shipping fee. Oo. Pag dumating dyan, sasabihin ko, 50 pesos lang parang. Oh, kasi, tama na yan. Eh, tapos, pag namatay uli, bili uli ako. Kaya, bago ako nakabuhay ng Baikonur, pare, 10,000. Okay. Punta tayo doon uli sa...